whenever you put God first in your life, the kitchen dishes may stack up. Don't get mad at me, Mama. The TV will take second place. Recreation will take second and third place. You will be concentrating so much on those things that you like to do in the natural world. When you begin to put God first in your life, you'll find out that God will make demands on you that will take almost every bit of your time and energy because He's a jealous God. Diyos ay nagpapaliwanag o nagbibigay ng kaliwanagan o liwanag. Now, in our time, although when you go outside, there's this light from the sun, but in reality, our world is dark. Madilim ang ating mundo because of the evil influence going on in our society. In business, it could be in showbiz, ano, may masasamang impluensya sa paligid natin. There are crimes, no, people that are tasked to maintain order. They themselves are the one, no, causing crimes, doing crimes. So, napakadilim po ng ating kapaligiran. And so, there are so many challenges, pagtaas ng mga presyo, gera sa kapaligiran, napipintong what we call this, yung El Nino. According to the news, the El Nino is about to worsen. Imagine niyo, no, na mainit-init na, and yet, it is yet to get worse. No? Mas magiging malala daw ang ating kalagayan. And during the time of El Nino, so many industries are being affected. Ano po? Pero syempre, there are businesses that thrive during these hard times ng El Nino. Pero many are being affected. Alam niyo po, number one na pa-apektuhan sa atin ay yung gastusin natin sa kuryente. Because you will be opening your air condition much longer. No? Mas mahaba na siya, maaaring madomol niya. Na, no? Tapos sometimes when you are inside your car waiting for your loved one, papauwi, dati hindi mo na binubuksan yung aircon, pero because it's hot, pagbubukas ka na ng aircon, so additional expenses. So, on the horizon, the future looks bleak, no? Because of the stress that we know are coming. But praise God, we have the Word of God that gives us light. No? Narito, ang salita ng Panginoon, para tigyan ang madidilim na inaharap natin ng kaliwanagan. So, himay-himayin po natin itong ating binasa. According to the passage, no, sabi ng salmista, by the way, this chapter of the Psalms, no, is being attributed to David. Pero it is being contested by others. But since it is part of the Word, it doesn't matter who was the author. No? Ang mahalaga, it is part of the inspired Word of God. Kanina, we were having our CGS, pinag-aaralan namin, that the Bible is indeed the Word of God. It is infallible. It has no mistakes. And because it is from God, it gives us guidance. And that's one purpose ka of the Word of God, to guide us. No? It serves as a light for us and at the same time, a guide for the believers. So sabi rito, your word, ano? Tinutukoy po rito na your word ay yung mismong mga ipinasulat na ni God na scriptures. Primarily, it refers dun sa mga sinulat ni Moses, yung mga naunang scriptures. But we know, no, at this point of time, we have the Bible. So it includes the New Testament. So this, your word that is being referred to, refers also to the New Testament. Or all in all, pag sinabi Word of God, it is the Bible. Ano? Because we believe that it is the inspired Word of God. At nireveal ito sa amin ng ating Panginoon so that in them you will know, no, about me. It testifies about me, sabi ng Panginoong Jesucristo, in the book of John. So, yan yung
word na sinasabi. And this word of God, this written word of God, serves as a lamp to guide our feet and a light for our path. O daan natin, no? Isang lampara. Alam naman natin ang idea ng lampara, yung parang gasera, no? At liwanag sa ating paa at sa ating daraanan. So sabi nga kanina pa na isa lang ibig sabihin nito, liwanag. Nagbibigay ng liwanag ang salita ng Diyos sa atin. And I'm encouraging everyone, no, na if this particular verse is not yet one of the many verses, no, not yet a memory verse of your, not one of your memory verses, I'm encouraging you today to memorize it. Napaka-ikli naman. And you know what? I was about 17 years old when I started holding on to this verse. 17, so maraming taon na nagdaan, more than 30 years ang nagdaan, and I'm still holding to this truth that the Word of God is alive. Liwanag po siya. And believe me, in so many times, in so many moments, naging liwanag talaga sa akin. Unang-una itong salita nito ng ating Panginoon. And the Bible as a whole, no, gave me light in so many situations. Kasi naman, ang darkness is has not started these days. Back in the old days, may darkness na dito sa mundo. And the Word of God served as a light to His people. And I have experienced that. That's why, sabi nga, I have, no, the authority to say that truly the Word of God is a lamp unto my our feet and a light for our path. So, i-memorize natin, you know, Psalms 119 verse 105. Paborito-paborito ng marami sa atin. Okay? Now, how can the Word of God be a light to us? Now, because we are experiencing different situations. Pero, ganun pa man, all of us are going through this world in this dark world. So, therefore, all of us need the Word of God to light us. No? To light our path, to light our faith. So, para mas lalo natin maintindihan, ma-appreciate ang passage na ito. Ganito yan, no? Ang sabi dyan, ano? Is a lamp to guide my feet. Kasi ang situation dito is madilim, no? Madilim. Now, kapag ikaw ay madilim at maglalakad ka dyan, at nung unang panahon, wala pa halos matinong kalsada, chances are you will stumble. Diba? Maaaring nga, tumumbling ka, madulas ka sa pababa, masabit ang paa mo sa sanga, makatapak ka pa ng sawa o ahas dyan, o liyon, ano? Dahil hindi mo nakikita eh. That is if it's so dark, wala ka nakikita, no? Pero sabi dito, lamp is needed, no, to guide the feet, para yung lalakaran makikita. Okay? Now, sabi pa rito, and a light for my path. Para yung paa mo, una, yung paa mo, alam mo yung tatapakan mo, yung mga hakbangan mo, yung dapat mong iwasan. Pangalawa, yung ilaw din ay makikita ang iyong daraanan. Malayo pa lang, you can see where you are going. And that's the Word of God is for each one of us, ano? Yan ay para sa ating paglakad sa mundong ito at para nakikita na natin ahead yung ating dapat lakaran o dapat nating puntahan. So, let me give you this afternoon some the pointers on how the Word of God can illuminate us or can give light to us. The Word of God can give us light when we feel alone. Kapag tayo, have you ever experienced feeling alone? Ano, may naranasan niyo na ba yan? Ako maraming beses na. Actually, when I was younger, I worked alone. Yan, yeah, ganyan style ko, no? Nanonood ako sa sine because I'm from here. Now, itong mga sinehan dito sa Recto, when I was young, na nanonood ako ng mag-isa. No? Sa Times Theater, Union, Paganon, Tandem Theater. I've been through those theaters kasi mag-isa lang ako. Pero, yung tinutukoy dito na mag-isa, yung parang wala kang kakampi, no? Ibig sabihin, feeling alone, na wala kang kakampi, walang tumutulong sa'yo, walang sumusuporta sa'yo dahil possibly, your friends or relatives or your family left you. That's the time na makakaramdam ka na mag-isa. And it's so hard to feel alone kung wala kang kasama. Ano? Siguro, may pagkakataon na pag mag-isa ka lang at alam mo walang tumutulong sa'yo,
baka mapahinti ka pa, no? But you will have self-pity that no one is behind your back, no one is to support you, no one is to help you, dahil ikaw nga ay mag-isa. At walang tutulong sa'yo. When you are alone, nobody can be with you when you are going through a heavy situation or problem. Kaya napakahirap na mag-isa. And somehow, lahat tayo ay nakaranas na ng pagiging mag-isa. Lalo na yung mga iwan ng boyfriend siguro or girlfriend. Hindi ba sa atin na iwan ng magulang, pupunta sa abroad. Malungkot, I also experienced being alone in the province kasi noong ako'y grade 1, although I was born here in Sampaloc, nabikang pa sa bahay ng mga pinanganak, I was left there to study in grade 1 and grade 2. At alam niyo po, ibang klase na alam mo that your father and your mother is in Manila, your brothers and sisters are there, and you are there. Although my grandmother was there to take care of me, pero iba yung klase ng kalungkutan. Every end of the month, I go to the street that was in front of our house, looking dun sa direction na merong bus station. Inaabangan ko yan. I was waiting. Gusto ko na tuloy maaya ngayon. Inaabangan ko yung tatay ko kung darating siya. Mahirap ang maging mag-isa, eh? Lalo na in this world, in our present time, it's so hard to be alone. But let the Word of God be our life when we are alone. Ano? One example of the many passages in the Bible that I want to quote is Joshua 1:9. And sabi dito, "Have I not commanded you? Be strong and be of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Napakagandang pangako ng Panginoon. At ang napakaganda po nito, the one who made the promise is God who made the heavens and the earth. Yung lumikha ng mundong ito, siya ang nangako na hindi siya mangiiwan sa sino mang sa kanya ay nagtitiwala, no, o umaasa. And each one of us, no, masasabi ko that we are followers of God. We are believers of God. Therefore, this very word is applicable para sa atin, no? Wag daw tayo, ano, magpakatatag tayo. Maging magibay tayo sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay kasama-kasama natin sa saan tayo punta. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, kahit halimbawa, dito nag-iisa ka lang, don't worry, God is with you. You are going so many, sabi natin, trials right now, losses in your life, or kung ano pa man ang pinagdadaan mo, mag-isa ka lang, wala kang katuwa. Maybe you are a mother or a father, a single parent, no? At parang napakahirap, no? Look to God, no? Look to His Word. At sabi niya, hindi siya mangiiwan o magpapabaya. Wherever you go, sabi niya, kahit saan ka raw pumunta, ay sasamahan ka ng ating Panginoon. And with that, no, we can be sure that whatever we are going through, God will be our help. Hindi kasi, God is our Father, di ba? Meron bang tatay that when he accompanies his child in a situation, in a problem, halimbawa, may nakipag-awal sa anak mo, katulad ko, no? I experienced this, no? One time, somebody insulted my daughter, yung ating anak na si Micah. Hindi ako pumayag na insultin niya. I am the father, no? I have to do something, no? Kaya maliit lang, ha? Ngayon, anak ko, tangin ka rin. Kasi he said, that my, nasa coach yun, wala pa kami coach yun, no? Sabi niya sa anak ko, pangit narinig ko. Talaga naman lumapit ako. Ikaw ang pangit. Pero that's what is a father. May gagawin siya. Hindi niya papabayaan ang kanyang anak. O kung halimbawa sasaktan ng anak mo, mapapahamak siya, you will do something. Or you see that your child did something, as a good father or mother, you will do your part, no? You will take care of your child. And that's what God is going to do. As He promised that He will go with us wherever we go, He will take care of each one of us, anuman ang ating mga pinagdadaanan. Muli, palakpakan naman natin ang ating Panginoon Diyos na napakabuti sa atin. Amen. Another passage that I want to share with you this afternoon is, ang sabi ganun ni Jesus mismo when He was here, "I will not leave you as orphans, I will come to you." Ano ang sabi ni Jesus? Hindi ko kayo iwanan na para katulad ng mga ulila. Ano bang kalagayan ng ulila? Ang mga ulila madalas naaapi, napapabayaan, neglected, no? Most of the time. I know some ulilas,
Kaya I know that it's true. No, kapag ikaw ay anak lamang ng iyong ante, ikaw yung mas nagiging alila. And that is a reality sa ating society, no? Kahit naman sa pelikula, no? Yung James the Giant speech, gano'n, no? Yung isang ulila, inaapin na nag-aalaga sa kanya. Pero the promise of the Lord is that He will not never leave you or pag mag-isa ka, hindi ka magiging kawawa because God is with you to help you, no? To strengthen you, and whatever He can do for you, He will do because He is our Father, He is God, He will never ever leave us nor will forsake us, sabi sa Hebrews 13:5 as quoted from the Old Testament. Then, second way that the Word becomes alive to us is when we need confidence and strength. Naranasan niyo na ba yun? Kanina sabi natin, feeling alone or alone ka talaga. Now, there are times that we need, that we lack the confidence. Nangyari na ba yan sa inyo? Ako. So many times in the past, ano? I lack the confidence and strength. Okay? But the promise of God is He will give us this strength that we need and confidence. It's in the Word of the Lord. Many times, we have felt inadequate sa responsibility na pinagagawa sa atin. It could be in the school, in the office, in the community, in the family, no? Na hindi mo kaya o hindi mo matapos. Kulang ka sa mga resources na hindi mo magagawa. Probably, naranasan mo na mag-fail a number of times. Ako, I have failed a number of times. So many times, I've experienced that. Na marami sa atin, ganun. At nararamdaman din natin na tayo ay mahina, especially when we are faced with people who are much more talented, no, or gifted, or yung mga accomplished people, when we are in front of them or beside them, parang nagliliit ka rin, no? Pag nakikita mo itong mga taong ito, you feel weak compared to other people. But when that happens, let the Word of God, no, when you are lacking strength and confidence, let the Lord continue to strengthen us by reminding ourselves, because I know that we already know this passage. It's Philippians 4:13, and sabi dito, I can do all things through Him who gives me strength. So sa mga pagkakataong mga kapatid that you are lacking confidence, yun ang nasasabihin natin, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Sapagkat it's not you who will be doing it, it's the Lord who is in you ang gagawa para sa inyo. So be confident with knowing that the Lord is with you. Hindi ibig sabihin confident that you are proud heart, no, that you are prideful, na magiging mayabang ka na. Kundi, no, yung dating sa palagay mo ay hindi mo kayang gawin, as you humble down yourself to the Lord, asking Him to help you, He will surely help you. That's why si Pablo dineclare na to, that he can do all things through Christ. Tingnan natin. Si Pablo is not an ordinary guy. He was educated, a Pharisee of Pharisee, member of the Sanhedrin, a centurion, no, a powerful individual in the Roman Empire before he became a Christian. Ano? Magaling, mahusay, matalino. Okay, well-versed in the Old Testament. And yet, ano sabi niya? Hindi siya nagmalaki. Kaya kong lahat gawin because I'm knowledgeable. Because I'm educated. I'm a Pharisee of Pharisee. Ano? Malaki ang aking experience as a centurion. Hindi siya nagsabi ng ganon. Ang sabi ni Pablo, I can do all things through Him who is based then. How much for kaya yung mga individual na katulad natin, ano? Hindi naman tayo katulad ni Pablo. Maliban na lang siguro kung may katulad ni Pablo dito, no? Na ang daming, sabi natin, accomplishment sa buhay, very well educated, ano? Pero, kung si Pablo nasabi niya ito, that He can do all things through Jesus Christ, much more that we should be claiming this, much more that we should be strengthened with this Word at times that we feel that we are lacking in confidence. Ano man yung kinakailangan mong gawin o harapin, o kung sino man ang haharapin mo and you are lacking confidence and strength, ang sasabihin lang natin, we will just claim the promise of our great God, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Believe me, brother and sister, as you do that, God will truly enable you. Because the Word of God is truth. And that's why He gave it to us so that we will know what to do. May liwanag sa ating buhay. No? Because of the Word.
Hallelujah. Glory to Jesus. Another passage that I want to share you with regards to our item number 2 is Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ganun nga, no? Kapag tayo palagay natin hindi natin kaya o hindi natin kakayanin dahil in the past, failure na tayo. O alam natin yung ating kakayanan, ano? But the Lord wants us to do something, or our family is expecting us something, or the church leadership is expecting something from us to do, or to finish, or to accomplish, or the government, no? Wants us to do something, no? Ang sasabihin lang natin is that, no? Let us tell ourselves that we do not need to fear, for God is with us. And He is the one who will continue to strengthen us, to help us, and will uphold us with His right hand. No? Kaya, therefore, we don't have a reason anymore. Wala nang dahilan para sasabihin natin, mga kapatid, hindi ko kaya. Basta maniwala ka, hindi ko kaya ka. Pag sinabi mo po sa akin, mga kapatid, you're telling that the Word of God is not true. But I'm telling you, the Word of God is true. Kaya pag sinabi ng Panginoon, palalakasin ka niya, bibigyan ka niya ng confidence, that is true for as long as tatanggapin mo yan sa iyong buhay. You will confess it, you will claim it, you will declare it, you will stand on it. Ano? Magkakatutupo talaga yan sa ating mga buhay. Hallelujah. And then, third point natin ngayong hapon na ito, how the Word of God becomes alive for us is when we feel sad or in pain. I'm sure, no? Halos lahat tayo. We have experienced tons of pains, no? Iba-iba nga lang yung levels, iba't-ibang situation, iba't-ibang lugar, sa iba't-ibang stages ng ating buhay. Because life, in life, no, pain is part of it. Sabi nga nila, if you don't know pain, you don't know glory. Ano? Di ba sabi nga sa pag-exercise, ano? No pain, no gain. So we gain something out of the pain. Pero ang sinasabi ko lang po, no, in life, pain is part of the reality of our living in this world. And pain comes in many ways and forms. Okay? And sometimes they come at times that, many times, no, they come at moments that we are not expecting. No, minsan kasi, yung ano, nawalan ka ng binamahal, ano, maaaring tatay mo, nanay mo, anak mo, or kapatid mo, kaibigan mo, girlfriend mo, okay, best friend mo, boss mo na malapit sa'yo, kabarkada mo, kasama mo sa kapulisan, kapwa teacher mo na lagi kayo magkasama sa isang pinggan, no? When these times happen, no, nawala sila, it's so painful, no? Mararanasan mong mag-iyak mag-isa. And also, it's pains us when our relationship with others are broken. Nagkahiwalay nga kayong pagkakaibigan. At sometimes, hindi talaga, hindi lang kayo nagkahiwalay. Masakit eh. I remember when I was in college, no, taga-UE Manila ako, I have this friend. So we were so close that at lunchtime, we go to their place para kumain kami. Bago kami pumasok sa klase, manonood kami minsan ng TV. And we were so together, no? So many times. Tapos dumating yung time na nagkaroon na siya ng girlfriend. Ano? At iniwan niyo kami. Hindi niya lang alam na it paid me so much na kalayan mo dati kami magkakasama. Ngayon, when we say, halika na, kanin tayo. Hindi, magkikita kami niya na eh. Ha? Masakit po yung gano'n, ano? Sino pong nakaka-identify na ganyan? Kaya may the lesson I told my children, ano, lalo yung anak kong babae, walang forever. Walang forever. Yung inaasahan mong ka-forever mo, one day maaaring mawala sa sayo and it will cause you so much pain. Kaya sabi ko, be ready for those moments. Pero ganun pa man, nakaready ka man, still, you will experience pain sa buhay kapag ikaw ay, no, your relationship is broken or natigil na ang relationship nyo, no, kung kanino man, no, nakarelasyon. Or sometimes it pains us when material things are lost. Halimbawa, yung bahay mo, nawala, nag-iba, kagagawa lang, biglang lumindol, bumagsak. Diba? Kaya may bago kang tindahan sa isang mall doon sa Mandaron, hindi rito, sa
ay stand. Katatayo lang, yung mall na yun, may nangyaring hindi maganda. O kaya yung kotse mo, bagong-bago, ingat-ingat ka, pag-park mo, talaga namang super dahan-dahan, ganyan pa po. No? Lalo na pag umaatras, talagang dahan-dahan yung kotse. Maya-maya, nabangga, at warak na warak. Ang sakit nun, di ba? Lalo na yung mga katulad ko na walang maraming pera kasi sa mayayaman, eh, hindi masyadong masakit siguro sa kanila. Pero yung mga taong minsan ka lang makakabili ng sakyan, it's so painful. Kapag yung pinaghirapan niya, tagal-tagal mo nang inaabangan, nawala. Di ba? It happens. Kapag may alahas ka, pinamana pa sa'yo ni nanay, all of a sudden, it was lost. Ano pong material na mga bagay, ano po, na pinapahalagahan natin when time comes na ito ay biglang nawala, nagpupok, nasira, ay nasasaktan din tayo dyan. Na, kaya ako nasabi ko kasi yung unang sasakyan dati, yung bagong-bagong sasakyan namin, pag nasa agil, ganun pala, pag nagkasasakyan ka, hindi pala maiwasan ang masasagi-sagi ka ng mga ano. No? Pero lalo pa, much more, if that important thing is love. So, it causes us pain. At ganyan din naman, it causes us pain when we experience failures. Marami na sa atin in the past, we have experienced failures in life. Lalo na sa exam. Ano? Yung college, naranasan yung mga, ano? Yung mga bumagsak ka sa exam. Okay. Naranasan ko, bumagsak sa subject. Masakit yun, di ba? At yung may mga pinagagawa sa'yo, hindi mo nagawa. It could be sa church, ano? Nung ako'y bata pa, inaasahan sa'yo, tapos nagmamadali ka, you give your effort, your best, and then nag-fail ka pa rin. So, masakit yun sa kalooban. Ano? But when those moments happens, let the word enlighten us. No? Hayaan mo ang salita ng Diyos ang maging liwanag kapag madilim ang sitwasyon katulad ng yun na masakit ang iyong kalooban o nararamdaman. Sabi sa Romans 8:18-19, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Ano bang sinasabi ni Pablo dito? Ang nais niya lang kong sabihin dito is that itong panahon natin, itong panahon na nila, no? Mahirap na rin talaga ang buhay. There was so much suffering already at the time of Paul, of the Roman Church, ano, na hindi pa complicated ang buhay. Wala kang telepono, wala kang sasakyan, walang eroplano. And yet, at those times, no, at during those moments, meron lang mga sufferings na dinaranas ang sangkatauhan. Kasi ang suffering, no, for the Christian is, one of it is, when you do things for the Lord, people will ridicule you, people will persecute you, will set you aside kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. At yung sinasabi nito ni Pablo ay yun, ano, that as you follow the Lord Jesus Christ, you will experience sufferings. You will experience na ang hirap ng buhay. But aside from that, no, and suffering includes yung suffering na dinadaras natin sa buhay na ito, yung pagkakasakit, no, yung nabangga yung sasakyan mo, wala kang pambayad pa, or hindi ka nakabayad ng pinagkautangan mo, or sabihin natin kulang ang pampagkain ninyo, sweldo mo, inaasahan mo na ibibigay ng buo, lupasadin, maraming pinagtatanggal, ano, o kaya ako na-experience ko sa UE noon when I was still teaching, no, na yung babayaran namin, meron ng para sa hinuhulugang kotse, may para na sa kuryente, ano, tapos sasabihin, sir, hindi pa po kayo makakasweldo, parang gusto mong lumipan, at ibagsak yung sarili mo sa lupa, nakapilan yung mga babayaran, ano pa sa atin, ano, at syempre, mararanasan mo yung kahihiyan, at kung ano-ano pa, no, magsasuffer yan yung pagkain, at saka kung ano-ano pa. But that is part of life. Ano, iba't ibang hirap, pagsubok na ating daraanan, opposition sa ating buhay, ano, sa ating pagiging Kristiyano, sa ating profession, hindi mawawala ang mga bagay nito, ang suffering. Pero ano, sabi ganun ni Pablo, although that suffering is part of life, no, kasama talaga yan sa buhay, don't worry. Itong sinasabi ni Pablo, this is what he's saying. Why? Because after this life that is full of suffering, ay may naghihintay na glorious life para sa atin. Yung sinasabi niya, no?
These sufferings that we are having right now are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ganito po para mas ma-picture po natin. Okay? Halimbawa, ang buhay natin ay ganito kahaba. Ganyan kahaba ang buhay natin ngayon. Buhay ko ito. Sabihin natin 60 years or 70 years. Ganyan lang kahaba. Okay? And in this life, maraming sufferings. Ang daming hirap. Ang daming pagsubok. Ang daming kabigatan. Ang daming pain. No? Ang daming mga pagbibintang. Okay? Ganyan. Yan. Pero sinasabi ni Pablo, matatapos din yung maikling buhay na yan. And after this, the glory that will be revealed to us, no? Yung glory na kasama natin ng ating Panginoon, napakaganda, sapagkat this will extend to eternity, no? Yung napakagandang buhay na kasama na natin ng ating Panginoon, no? Na maluwalhating buhay, that will be everlasting, no? So that's why itong mga nararamdaman natin, let the word remind us, walang kwenta ang mga pagdurusang ito kumpara sa naghihintay sa atin sa glory. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to Jesus. And then, let me give you another verse, ano? To top it. Sabi sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Mas maganda sinasabi ng ating Panginoon dito sa verse na to. Here, He assured us that yes, no, there will be troubles in this world. There will be sufferings in this world. Pero anong pangako ng ating Panginoon? Be still, no? Maging mapayapa ka, mag-relax ka lang. Bakit? Bakit? Kasi aside, sinabi ko kanina that there is life waiting for us in glory, no? Ang pangako naman ng ating Panginoon is that for as long as we are here in this world, suffering this small portion of suffering, napagkalitit, habang nandito tayo, He is also with us, no? To be with us, to help us in these sufferings. Yun ang hindi niya sabihin dito, no? But take heart, I have overcome the world. Tinalo ko na lahat ng yan, mga magpapahirap sa'yo. Kaya habang nandito ka sa mundo nito, na paano magiging liwanag sa atin ang salita ng ating Panginoon kapag tayo ay nakakaramdam naman ng lalata na tayo or we are stressed. Meron na ba ditong individual na hindi pa nakaranas ng stress? Palagay ko yung mga bata. May nakita akong bata niyan. Yung mga bata niyan, they don't know yet the concept of weariness and stress. Hindi pa nila nararanasan. But for us, no, at least yung mga 50 years old pataas, no, we have experience to be stressed, no, maging weary o napagod ka na. Parang hindi mo na kaya. Latang-lata ka na, no, sa mga bagay-bagay dito sa mundo mo to o yung sa mga responsibilities mo na hindi mo na magawa dahil yun nga, napagod ka na. Pare, ito nga ay sa trabaho, no? You're in sales at merong quota na kinakailangan mong ma-meet, pero kahit anong gawin mo, halos hindi ka na matulog, luwa na ang mata mo, ano? Nag-sacrifice ka na, hindi mo ma-meet ang quota. Ano? So, you feel weary and stressed. At yung iba naman sa atin, there is a surmounting need for finances, ano? Yung nagpatong-patong na, yung dapat bayaran. Andiyan na si Bumbay, si credit card, hulog ng kotse, bayad ng ilaw, bayad ng internet. Nadagdag pa kasing internet, ano? Dati wala yun eh. Tuition fee, bago na alam, magkalaki-laki na problema. And with that, no, we become so weary and stress, lalong-lalo na po ang mga nanay. Ang mga nanay kasi, no, talaga maalalahanin kasi ang mga yan eh. So they are the first ones. Kasi ang mga lalaki, no, kadalasan, pa-easy-easy lang yan kahit may problema. But the mothers, mostly, no, that they are more concerned compared to men, ay they feel weary and stressed.
At ganyan din naman, may mga family problems natin. Magkaaway yung magkakapatid, mag-asawa, naglalaban, hindi magkasundo, anak sa magulang, magulang sa anak. Ano nangyayari yan sa mga tahanan? And it causes us weariness. It causes us stress. At minsan pa ka, dahil sa stress na yan, nakakasakit sa puso. Nanghihina ang mga pangangatawan ng mga individual. Okay? At sa maraming pang problem na dumarating sa buhay ng tao, ano ang dinadala niyan sa atin? It only brings weariness to us and distress. But, kahit na nandiyan dyan ang stress and weary because of the different reasons I have mentioned, let the Word of God, you know, be our light during these times of darkness, of weariness, and stress. Ano? Ganito ang sabi sa salita ng Panginoon, Matthew 11:28, when you are weary and stressed, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Napakagandang pangako, no? Ano ang reality behind this word? The reality is that the Lord Jesus knows that all of us will be weary, that all of us will be stressed sa buhay natin na ito. But his offer is that we come to him and load our burdens to him. Ano man ang nagkakos ng mga stress na ito at saka weariness na ito, what we need to do is bring this before the feet of the Lord Jesus. No? Kaya nag-i-invite ang ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagagal at nabibigat ng lubha, stress na, weary na, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus. That's the only thing that we need to do. Just bring to God everything that is causing us to be weary and stressed. So, ibig sabihin, hindi naman tayo kikilos. Yes, we still need to do our part. Kung nagtatrabaho ka, continue working. Kung ikaw ay inaasahan sa bahay na maglinis, continue cleaning the house. Kapag inaasahan ng magulang mo na mag-aral ka, just continue studying hard. Ano? But, no? Leave everything to God. Sasabihin natin, Panginoon, I'm doing this for you. I'm asking you to help me with this. Ano man yan na ginagawa mo? Ipagkati mo na nagpapahirap sa'yo, na nagpapabigat ng kalooban mo, and truly, the Lord will give you rest. Pag sinabi ng rest, ibig sabihin, hindi ka na pababayaan ni Lord. Nahirap na hirap ka. He will give ways kung paano mo malalampasan, malulusutan, maiiwasan na ang mga bagay na nakapag-cause sa'yo ng stress. But first thing, leave it to God. Ask for God's help. Yun ang sinasabi. Ask for Jesus' help. At yun ang nais ng ating Panginoon. And when we do that, ang promise niya ay peace or kapayapaan sa ating pamumuhay. And let me add one more verse for this item. Sabi rito sa 1 Peter 5:7, it's a similar verse, no? Casting all your care upon Him, for He cares for you. So yung binanggit ko kanina, being weary and stressed, no? Those things, no, na pinagkakabalahan natin, nagkakos natin ng weariness and stress, kinakailangan iwan natin talaga sa Panginoon. Ibato nga natin. Kanina, ang sabi ni Jesus, no, lumapit kayo sa akin. No? Paglapit natin sa ating Panginoon, ay we will lead to Him. No? We will lead. Iiwanan natin sa Kanya. Itong mga nagiging cause ng stress and weariness ng buhay natin. At sapagkat sabi nito, ang Panginoong Jesus ay nag-yes. Sa particular verse na ito, at tinutukoy ko ni Pablo, ay si Jesus. Guys, si Jesucristo raw ay nagmamalasakit sa atin. No? So tandaan po natin ang verse ito. Si Jesus ay nagmamalasakit sa iyo, therefore, ayaw kanyang nai-stress. Ayaw kanyang pagal na pagal. Sa mag-asawa, katulad ng asawa ko, pag-gabi, sabi niya dati, ito pagod ako ngayon. Mami, kung pagod ka, mamaya ka nalang pumunta ang 10 o'clock, or kaya mamayang 2:30. Yun ang pagmamalasakit. You will do something to lessen or to eliminate the stress and sabihin natin, yung weariness, no? Nagkakos ng weariness. Yun ang pagmamalasakit. In the same manner, ganun din ang ating Panginoon. Kung ano man yung nagkakos sa atin ng stress and weariness ng buhay natin, the Lord will take them away, or at least lessen them. At the very least, He will lessen these things, or He will remove, because according
according to the word of God, our Lord Jesus Christ, our Savior, He cares for us. Nagmamalasakit siya sa bawat isa sa atin. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano man ang edad mo, ano man ang estado mo, malinaw na malinaw, Jesus cares for each one of you. For each one of us. Hallelujah. Muli, palakpakan naman natin ang ating nagmamalasakit ng Panginoong Jesucristo. And lastly, but not the least, no, when we feel that things don't seem right, let the Word of God be our light. Alam niyo ba yun? Sa mga pagkakataon na parang bang ang mga bagay-bagay ay hindi tama o mali na, lalo parang mas madilim ang mundo eh, di ba? For example, nasa isang opisina ka, you've been working in the company for 10, 20 years, all of a sudden may kinaso sa'yo na ikaw daw ay nagmamalversation ng funds na hindi naman totoo. Therefore, your ano ba yun yung makukuha mo pag ikaw ay nag-resign na or malis ka na, no? Yung makukuha mong benefit will be forfeited. At kapag ganun ang nangyari, para bang itong chatter na ito, pakiramdam mo, bumagsak na sa'yo. Kapag ganun, no? Yung inaalaga mong benefits, mawawala. Mawawala ka ng sweldo, nasiraan ka pa, na-demanda ka pa. Di ba? No? Pag may mga bagay na ganyan, talagang parang sabi nga pinagsakluban ka na ng langit at lupa, napakadilim. Pero kapag dumarating ganyang pagkakataon, let the word of God, no, be our light. Bigyan pa rin tayo ng liwanag, ng hope sa ating buhay. At o kaya minsan ikaw ay napagsasamantalaan bago ka sa opisina. You've been there for 6 months, pero yung mas mataas sa'yo ng konti at yung susunod doon, lagi kang sinasamantala. The bulk of work, no, are being passed to you. Kaya ikaw, umuwi ka na, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. Samantala na sila, 4:30 na, kakusapin lang nila yung guardia. O, pagdating ng 4:30, i-time in mo. Kung dyan, aalis na sila. No? So, busy ka. Okay? Na you are being taken advantage of, sinasamantala ka. O kaya naman, diba sa opisina, minsan nakakaranas ka ng discrimination or pang-api, itchukwera ka. Sa mga nagtatrabaho, I know that somehow you understand what I'm talking about. Pag bago ka sa opisina, you experience it, being discriminated. Ano? I have experienced that. My wife has experienced that. Parang kultura natin ito sa Pilipinas. At kapag ganyan ang pagkakataon, no, things don't seem to be right. At parang napakadilim. Parang wala kang future sa opisina na yan na ginagalawan mo. Okay? And sometimes you are being underestimated. Naranasan niyo na ba yan na ikaw ay na-underestimate? Mas magaling ka dun sa isa, pero kung makapagsalita siya, parang wala kang sinabi sa kanya. At siya yung bida pagdating kay boss. Okay? Ako yung susunod na empleyado, boss, ikaw to. Okay? Tapos, ikaw yung gumagawa ng lahat, pero ito ang kumukuha ng credit. At minamaliit pa kanya ito, no? Wala ka naman, kundi dahil sa amin, wala ka. You are being abused and you are being underestimated. Wala ka, kundi dahil sa akin, kundi kita pinasok, kundi ka pinasok ng yung tatay dito, wala ka naman eh. Kaya tama lang yan, ano? Diyan ka lang. So, kapag gano'n ang pagkakataon, things don't seem to be right. Parang may mali, no? Mali. Nag-aral ka, ang ganda ng grades mo, marami sa mga nag-a-apply, hindi nakapasa, nakapasa ka. Pero pagdating doon, ina-underestimate ka. Minamalit ka lang. Apakadilim ng iyong paligid kapag ganyan. But during those times or moments, hayaan natin ang salita ng Panginoon ang patuloy na magbigay ng liwanag sa ating buhay. During those moments, ano, kapag dumating yan sa atin, tinatanong natin, bakit ganito? But parang mali. Sobrang mali. Gusto ko nang magwala. Gusto ko nang kumuha ng granada. Mas atabungan mo na lang siya. No? Gusto mo talagang magaling. Pero wag po. As a believer of the Lord, let us remember the promise of God in His Word in Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Napakaganda. Napakagandang pangako. Ano pong ibig sabihin? Although you are experiencing abuse and you are being underestimated, don't forget that as a child of God, He has a plan for you. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag natin niyang kakalimutan, mga kapatid. May plano ang Diyos para sa iyo. Ano man ang pinagdadaanan mo. Anong plano? Planong pangit ba? Hindi. According to the Word of God, His plan is to prosper you.
titingnan lamang ang nakikita natin sa kasalukuyan. What we will look forward to is the promise of God in His Word that His plans for us are good and for our betterment, for our prosperity, for our accumulation of wealth. And let me top this with another verse. Sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Alam ko na marami sa atin, verse natin to. Kaya sometimes marami rin sa atin, nakakalimutan natin ang verse na ito. Anong sabi? Para daw sa mga nagmamahal sa Diyos, para sa mga tinawag ng Diyos, no, ang lahat ng mga bagay-bagay ay mag-uugnay-ugnay sa ikabubuti mo. Ano? Ulitin natin. Mabuti pa tanungin ko kayo, no? Kung naniniwala ka sa sarili mo na mahal mo ang Diyos at may tawag siya sa iyo na maglingkod sa Kanya, magdiwang ka. Magdiwang ka, kapatid. Bakit? It's because according to the Word of God, everything will work out together for good. Gaano magkapangit ang nakikita natin at yung kinatutungtungan natin, nararanasan natin, nasasalubong natin, nakikita natin. Ano man yan na hindi maganda na nararanasan natin. Don't worry, because our God, according to His Word, He will work out together everything for your good. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Gagawin niya para sa iyo, para sa iyong kapakinabangan, para sa iyong kabubuti, at para sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, ngayong hapon na ito na binigay mo sa amin ang mensahe na ang iyong salita ay liwanag. Liwanag ng aming buhay. Liwanag ng aming pamilya. Na liwanag ng aming mga ginagalawan, O Diyos. Salamat po sa iyong salita na walang tigil, na nagbibigay ng pag-asa sa amin. Lord, in this world, we will experience darkness. In this world, O God, the offer of the system of this world, of the enemy, is nothing but darkness, because He wants us to be derailed. He wants us to be deviated from your truth. He wants us to go out from your cloud and your influence, O God. But Father, this afternoon, we are reminded that at times of difficulty, that at times of hardship, that at times of darkness in our life, we have your word to enlighten us. And we thank you for your word, O God. We thank you that you have given us hope through your word. And Father, we ask you, O Lord, that beginning today, let everyone who heard your message, O God, that they will truly apply this reality, this truth, Lord. I-apply namin ang mga katotohanan na ito. We will not leave behind in this room, Lord God, the truth that we have heard, these passages that we have heard, but we will go out, Lord God, and we will claim in our lives the reality, the truth of your promises. And because of this, we will work with light. We will walk in light, Panginoon. Lalakad kami sa mundong ito, bagamat madilim, lalakad kami ng may liwanag, may pag-asa, O Diyos, dahil ikaw ang pag-asa at binigay mo sa amin ang iyong salita para magbigay ng liwanag at pag-asa sa bawat isa sa amin. Maraming salamat.